taga Meralco. Nag-brownout kasi dito sa amin. And one more thing, umulan. So, hindi ko alam kung related yung ulan doon sa pagkawalan ng kuryente, pero ayun, definitely may nasira kaya inaayos nila. May promo yung mga Landers member na 7 pesos off for both ano yun? For both regular and premium unleaded gasoline. Tama ba yung sinabi ko? And 4 pesos off for diesel. Ayan. So, yung promo nila maglalast until December 31, 2018. So, matagal-tagal pa. Sobrang mag-e-enjoy yung mga members ng Landers. Ang problema, hindi ko naman alam kung magkano yung exact amount per liter. So, mas maganda kung makuha rin natin para, diba, alam mo ba talaga na nakatipid ka ba talaga or hindi. Ayun, so traffic ngayon, kaya nakapag-vlog ako. So, ito yung lunch ko. Tatry ko naman tong talong na may fillet, na may bagoong. Yan. Well, ayun, kasama ko pa rin yung aking office mate. Dun kakatapos lang namin kumain. At meron akong maiskon yellow. Ayan, yellow. Maiskon yellow. Yan. Kasi sobrang init ng panahon. So, perfect na perfect to. And, inaantay ko lang siya. Ayan siya. And, pabalik na kami sa office after nito. Okay, so, nandito kami sa Landmark. Walang pula lang pa ako. Sa Landmark, sa Punto. So, umorder kami ni Yan. So, Yan. Dito sa Davao. San ba yan? Yan. Davao Tuna Grill. Yan. Tapos, yung food na binili ko ay yung tinatawag nila na salmon salmon something something 120 lang yan pero ang laki nung rice ko compared dun sa rice niyan oh di ba pang diet sa akin po yung hindi nagda-diet. Okay, so nandito kami sa Seattle's Best ni Rihanna. So ito yung kanyang order. Ano to girl ano kung tama yung gusto ko. Pagpasensyahan nyo na. Chocomint. Sa akin is hot tea lang. Tapos jasmine yung aking tea. So dito lang kami. Nag-uusap-usap kami ng mga bagay-bagay. Usap lang kami. Bali-balita. Sa pwede naman. Ito pala yung tukoy niya. Nilang siya pang banyo. Oo. Ito, yung sinasabi niya. Yung sa nabili niya sa Sesu. So, yung mga natural doon na mga binibenta. Doon ko rin binili yung shampoo ko. Nagbo-blurred siya eh. Pero ayan, ito siya. Yan. Actually, pang toilet to. Kapag may, tinatago ka. Para hindi halata ko anong ginawa mo doon. Pero, once maamoy ko to, pag sinundang kita, alam ko na. pero at least, 'di ba? Mabango yung iniwan mong amoy. Magkano yan, girl? $2.50. Okay, so try niyo rin yung mga ganung bagay. Yeah, so I'm thinking na mag-visit sa dermatologist ko tomorrow since meron akong dalawang breakouts dito at saka dito. Ayan, para matanong ko kung may medication ba akong kailangan i-take? Like, the last time kasi pinag-take ako ng antibiotics for 2 weeks yata. Tapos, nag-subside yung breakouts ko. Kasi, before, yung mga marks ko dito, yan, yung marks ko sa cheek area ko, yan dati. Yun yung tina-stop nung antibiotic na yun. Kaya, I want to know kung kailangan ko ba ulit. Tsaka hindi rin kasi basta-basta makakabili, di ba, ng antibiotic kapag walang prescription. So, ayun. Kung sakaling kailangan akong i-cleaning tomorrow, wala akong choice. So, kailangan kong pagtiisan muna yung aking face. Ayan. Lalayo ko na lang.
Kasi para hindi masyadong namumula. Hindi ko alam ba't ako namumula, pero dalawa lang naman yung pimples ko. Ayan, so namumula ako. Ayan, ano pa? Oh, meron pala kaming ano, nagdala si Alin ng Krispy Kreme. Ah, Krispy Kreme. Jayco. Hindi naman niya kinain. Bukas na lang daw. Bukas ko na lang din kakainin kasi pang breakfast ko. Tapos, ano ba? Wala naman ako masyadong ganap kasi kaninang tanghali, ang kasama ko si Amiel. Kumain kami sa Daharo. Yun yung pinakita kong food kanina. Tapos, yung dinner is yun. Kami ni Rihanna kasi heart to heart kami. Kasi matagal na kami hindi nakakapag-update yan sa isa't isa. Ayun. Kasi si Rihanna, matawag ko na siyang friend. Like, 2012 kami una naging friends. Magkatrabaho kami before. Tapos ngayon, siya rin yung nag-refer sa akin sa work ko ngayon. Kaya, ano na kami? Parang years na rin yung pinagsamahan namin ni Rihanna. Ayun guys, as ano po ba ipapakita ko sa inyo? Diba nabanggit ko sa inyo na ito nga, binili kong bag. Nakakaasar kasi to, yung detalye. Ayan. Natatanggal. Ayun. Tapos, ano pa? Oh, ito importante sa lahat. Alam ko makaka-relate kayo dito. Taas ng Meralco, as in, ang taas-taas ng Meralco, like, yung graph, hindi naman kasi kataasan yung kuryente namin, ano lang, 811 ang kuryente namin, pero before, around 500 something lang, pero ito kasi yung graph, wala naman nagbago sa mga gamit namin and everything, ayun, o diba, ang taas. Ang taas ng kuryente, ang taas maningil ng Meralco. Ay, nako, parang halos nag malapit na siyang magdoble. Kasi nga, from 500, 800, diba? So, sino rin ba sa inyo yung naka-experience ng pagtaas ng Meralco bill? I know marami eh. Kasi, member ako ng Peso Sense Group. Maraming nag-post doon na ang laki talaga ng tinalon ng Meralco, nakakaasar. Yan pa lang yan ah. Ang gamit lang naman namin dito is ref. Inverter pa yon, yung nabanggit ko sa inyo. Yun, TV minsan lang naman namin buksan. Ilaw. Eh lahat naman ng ilaw namin dito LED. Wala naman kaming yung ano. Kasi ang sabi nila, ang LED is tipid sa kuryente. Tapos fan, wala naman kaming aircon. Well, hindi naka-plug in yung aircon. Kasi ito yung aircon namin. Ayan. Diba? Kaya, ayaw ko ba? Nakakasari yung Meralco na yan. Okay, so yun. Gusto ko lang sanang i-share sa inyo. Kasi alam ko, pinagdadaanan nyo rin yan. Ang mahal pa ng gas, like, yung pagas ko kanina is 55.85. Grabe. Lahat nagmamahalan na. Bilang tao, nagmamahalan. Pati mga bills. Ayun lang. So, tomorrow naman ulit. Puro, baka nabuboard kayo pag panay, ano lang ako, panay kwento-kwento, ganyan. So, ayun lang. Naku, nahiya ako bukas for sure. Sugat-sugat yung mukha ko. Yun lang, guys. Bye!